Magandang araw mga katurok katsintonado. Balik naman tayo. Ito po si Kuya Charles on screen. Meron lang tayong iba-vlog ngayon. Yung gitara ko, yung luma ko na Stratocaster. Nasira na kasi yun eh. Lumubo na yung pinaka ano niya, pinaka mounting niya sa ano, sa Tremolo. Kaya masyado nang mataas yung action niya, hindi na bumababa. Masyadong mataas kaya masakit na sa daliri pag mag-ano ko ng cords, so matadlig ka. So napansin ko lumubo na nga. So ngayon, gawa natin ang discarding kung paano natin marimidyuhan. Yun pa rin ang ano niya, yung pinaka-housing ng gitara. Rimidyuhan na lang natin. So, humingi ako ng mga payo sa mga expert. So, pwede naman daw hukayin yung ano, pinaka-mounting niya dun sa ano, sa trigger. So, ito yung gitara na pinaka-may sentimental value sa akin dahil ito ako nakilala bilang gitarista at nagkikitara pa ko noon. So malaking bagay ito, collection ko lang ito, kahit mura itong gitara, collection to sa akin, para sa akin. So pinakatabi sa akin to dahil dito ako nagsimula at dito ako nahubog bilang gitarista. Tara na, gawin na natin. Ito yung gitara ko. Ito yung aming gitara. Stratocaster. Ito yung dito siya sira eh. So yung mount dito, wala na. Nabulok na yung card. Nakababasa ito sa baha dati. Nakabayaan ko. Ngayon, bulok na ito, banda rito. Ayan. So, dito yung ano, yung mounting niya rito. May tama na siya eh. Kinain na siya ng bulok. Siya nabulok to kasi nabasa kasi to ng ulan o baha, binaha kasi to, nakalimutan ko to kaya lumubo to. Ito to banda dito lumubo. So ang paraan natin dito is hukayin o tanggalin to, papalitan na panibagong kahoy para sa mounting ng ating tribuno. Discarte mo na eh. Ito yung tribuno natin, bridge ng Stratocaster. So, okay pa. Pinturahan ko, bala ko pinturahan ko ng gold.
Ito na yun. Diskartehan natin to. Ayusin natin. Ayan. Yan ang may tama. Lubulubul. Ayan na kasi yung piano. So, bakbakin natin to. Palitan natin ang magandang kahoy para sa mounting ng ating Tremolo. Ito na po yung ano. Yung kahoy na pinalit ko. So, inukaan ko lang para ma-insert ko itong kahoy. So, para pinagahan ko yun. Yung pinaka. Ayan. Yung trimmer din. Ayan. So, ganyan na siya. So, may salba natin yung sira. Pati wiring niya. Medyo magulo siya eh. Pero ayusin natin. Kasi yung mga groundings eh. Ito yung ano sana. Kapuntang amplifier. Pagkabit pala sa string, kailangan mo siya yung ano, yung bridge tremolo. Para yung hindi ka mahirapan magkabit dun sa string. Yan, kinabit ko na lahat. Ito yung kinalang ko. So, kinabit ko na yung mga bago. Ayan. So, gagawin natin, itono natin. So, magkaroon tayo ng floating na sinasabi nila. So, dito, ito yung pinaka-ano niya. Ito yung pinaka spring niya. So, ito, hindi ko pa nakabit yung ground niya. Kakabit ko. So, ito yung sinasabi ng floating. Kailangan yung tension ni Hila doon sa spring. Saka yung string. String. Itong string. So, kailangan balance siya. Balance siya. So, kailangan ito bababa. Tinanggal ko na, kailangan flat siya dito. So, yung tension ng string, paghila doon, saka yung spring ko tama na siya para floating siya. Yung alignment naman dito sa, ano, sa height. So, kailangan siya pabukid, bundok, pag ganun, convex siya. So, ito. Kailangan, itong mga allen screw siya, yan i-adjust natin. So, bundok pag ganon. So yung ground nakita nyo itong black pinabit ko rito para wala sya yung noise. Ayan yung pagtuno natin sa string siyempre may talang dito diba, so itutuno ko lang sa flat key or chords. Tapos, tanggalin natin. Ayan. So, natuno na namin. Natuno na. Napansin mo yung sustain? Ganda na sustain siya eh. Kabit na natin ito. Pinaka-cambio niya. Tingnan natin kung ano. Tama lang. Gagamitan natin yung cambio ito. So tama lang yung pinaka-bridge niya. Yung libid ng bridge. So para pag
ano, angat, yan. So, balik siya agad. So, maganda yung ano, adjustment spring. So, ito yung kung hindi mo mabalik masyado, ito yung dalawang screw ang i-adjust mo para yung tension niya. Ayan. Try natin. Try natin yung distorted. Ayos na. Tapos na. Ito yung result niya. Yan ang string. Malinis na. Pinutol ko na yung mga sobra. So, yung luma kong gitara, alam mo, kahit mura to, meron siyang sentimental value para sa akin. So, ginawa ko, yan, inayos ko, modification na yan. So, yung kahoy na ginawa ko, yan, in-insert ko. So, nagpalit ako ng mga springs. So, yung dati tatlo, ngayon lima.